Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikalabing pito sa buwan ng Hunyo, taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, ikalawang pagdilig na sanggunian ng pananawigan kaugnay sa naganap na malawakang pagbaha, itinakda na. Isang pinaghihinalaang tulak ng illegal na droga patay sa by-bust operation. At kauna-una ang RCBMS ay sinagawa sa bayan ng Nauhan. At sa detalye ng ating mga balita, sa huling bahagi ng Comprehensive Development Plan Sectoral Consultation ng pamanalunsod ng Calapan, ang infrastruktura naman ang tinalakay. Matatandaan nagsimula ang institutional sectoral planning ng pamalalunsod itong ika-anim na buwang kasalukuyan at unang naging partisipante ang mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan na may kinalaman sa social sector at governance. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni City Mayor Arne ang panaligan ng kahalagahan ng infra sa pagkamitang hangarin ng lungsod. Pagkitingan niyo ang vision, one Calapan, no? A modern city of good governance and competitiveness, all of that having productive and happy people with discipline and good character. Parang lang malo statement, ano? Parang tikahon na official statement. Pero yung ating ginagawang plano ay lahat yan, ay shoot na shoot sa official statement na ito. Tumutugon sa mga components ng official statement na ito. Yung infra, physical development, ano? Para magiging modern city. Kung walang matinong infra sa iyong lugar, no? Walang karsada, walang drainage, no? That can be a good example of a modern city, no? Hindi pwede sa iyong good governance kung hindi na ayos ang iyong infra, yeah? And competitive, how can you be a competitive city, maging attractive sa negosyo, sa investors, kung walang infra, di ba? Walang power, walang water, walang communications. So, napakalaga talaga ang infra. So, yung ating plano sa infra, sa sector of plan sa infra, ito sabon sa vision statement na iyo. Nakapaloob sa Comprehensive Development Plan ang sectoral planning na kinabibilangan ng institutional sector, social, economic, environmental, at infrastructure sector. Ito ay 3-year plan na pagbabatayan ng Annual Investment Plan o AIP hinggil sa mga kinakailangan ipatupad ng mga programa at proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Target din ito na mabuo ang magandang kooperasyon, particular sa dalawang sangay ng gobyerno, gayon din ang pagpapalakas ng people's participation. Samantala, ang Kalapenyong disiplinado San Mangdako, ito ang hangarin na pamalalusod ng Calapan, kaya naman patuloy ang implementasyon nito ng ordinansyang disiplina sa mga mamamayan. Kabilang na dito ang legal na pagmamaneho kung saan nakapaloob ang pagsusuot ng helmet at pagkakaroon ng lisensya at rehistro ng sasakyan. Pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong sasakyan, paglalakad ng hubad, at pag-inom ng alak sa mga pangunahing lansangan ng lungsod, pagkakalat at iba pa. Sa pangunguna ng City Mayor Arne ang panaligan na isa nila na pamalunsod na matutunan ng mga Kalapenyo ang pagsunod sa mga polisiya bilang disiplinadong Kalapenyo. Kung dati ay laging nasa city proper ang mga humuhuli sa mga violators, ngayon pumwesto sila sa barangay Tawagan kung saan nasampulan ang ilang motoristang karamihan ay walang suot na helmet. Ipinaliwanag sa kanila ang bilang bahagi ng pagtiyak sa kanilang kaligtasan habang nagmomotorsiklo, dapat na naka-helmet ang driver at angkas nito. Samantala, maliban sa mga nabanggit, pinag-aaralan na rin ang magiging implementasyon ng ordinansang nagbabawal naman sa pagsusunog ng mga dayami o rice straw sa lungsod. At magbabalik po ang TVNet Newsline. Ang hari at reyna, dito ang mura.
The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa ating police report. Patay ang isang hinihinalang tulak ng ipinagbabawal na gamot matapos tangking barilin ang pulis na nagpanggap bilang buyer sa isang buy-bust operation kung saan ito ang subject. 15 ng buwang kasalukuyan. Sa ulat ng Socorro Municipal Police Station, nagsagawa ng buy-bust operation ang mga tauhan nito sa pangunguna ni Chief of Police Inspector Markson Almeranez laban kay Bartolome Diaz alias Bart, kilalang residente ng Batangas City at nag-ooperate umano sa Oriental Mindoro particular sa bayan ng Socorro. Sa kasagsagan ng operasyon, tinangka umano nitong barilin ng pulis na nagpanggap ng buyer na nagawa namang makaiwas sa puntong ito. Kaagad na pinaputukan ni Inspector Almeranez ang suspect. Dinala nila si Diaz sa pagamutan ngunit idiniklara itong dead on arrival. Narecover sa crime scene ang isang kalibre 38 baril na walang serial number, apat na live ammunitions at isang fired cartridge ng kalibre 38 na nasa naturang baril at apat na bastion ng kaliber 9mm. Narecover naman sa posesyon ni Diaz ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nabili dito, 19 pang plastic sachet ng hinihinalang shabu, cellphone, coin purse at pera na nakakalaga ng 622 pesos kabilang na ang 500 pisong ginamit bilang marked money. Isa sa ilanin sa pagsusuri ang mga nakuhang drug evidence. Gayun din, ang mga ebidensyang nakuha sa crime scene habang isa sa ilalim naman sa post-mortem exam ang labi ni Diaz. Samantala, napag-alaman rin umano ng pulisya na may multiple homicide cases sa probinsya ng Samar ang suspect. Samantala, kabilang na rin ngayon ang mga barangay health workers o BHW sa mga inaasahang kabalikat sa paglaban kontra ilegal na droga. Sa pakikipagtulungan ng City Health and Sanitation Office at Dangerous Drugs Board, inilunsad ang tatlong araw na pagsasanay na binigyan tema na Integration of Drug Abuse Prevention and Treatment in the Primary Healthcare Program. Ayon kay Attorney Cesar Posada, Legal Counsel ng Dangerous Drugs Board, kabilang sa mandato ng kanilang tanggapan ang makipagtulungan sa Department of Health na maisama sa primary healthcare advocacy nito ang konsepto ng drug abuse prevention. Malaki rin ang kanyang kumpiyansa na magiging epektibong katuwang ang mga BHW sa pagpapatupad nito. Dagdag pa ni Posada, mahalaga na sa barangay pa lamang ay natututukan na usaping drug abuse prevention. Dito inaasahan niya na maisasagawa na mga dumalong BHW sa kanilang mga action plan ang kanilang mga natutunang estratehiya o mga pamamaraan kaugnay sa drug abuse prevention. Nagpapasalamat naman ang tanggapan ng CHO sa pagtitiwala ng Dangerous Drugs Board sa kakayahan ng mga barangay health workers na maging katuwang sa pagsugpo kontra ilegal na droga. Mahalaga rin nila ang mga ganitong uri na pagsasanay upang higit na maging epektibo at mahuhusay na mga manggagawang pangkalusugan ng mga BHWs maging sa aspetong sosyal. Ang tabayanan na iba pang mga balita makalipas lamang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices.
up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sana ay di mahuli ang lahat. Ito ang nakakaisang pahayag ng mga taga-Distrito 7 sa bayan ng Nauhan sa kanilang pagharap kay Provincial Administrator Nelson V. Melgar at Provincial Legal Officer Attorney Christine Grace Suarez sa isang konsultasyon dialogo. 15 sa buwan ng Hunyo na ginilap sa Buluwag ang Panalawigan pasado alas 2 ng hapon. Dismayado man sa hindi pagsipot ng gobernador, binuhos na lamang ng mga residente ang kanilang karaingan sa dalawang nabanggit na opisyal. Una na binigyan diin ng mga ito ang kahilingan nila na patigilin ang operasyon ng Santa Clara Power Corporation sa pagtatayo nila ng 8 MW mini hydropower plant project. Naniniwala ang mga ito na ang Santa Clara ang responsable sa naganap na malawakang pagbaha at sa banlik na tumabon sa kanilang mga bahayan, kabuhayan at komunidad. Hindi muna tinatanong ang mga tao. Unang-unang sa lahat, kami na lang pinsala na nangyari doon sa Barangay Harani. Nakikita niyo naman mga kabutuhan. Ang daming mga namatay na tayo, ang daming namatay na halaman, na hanggang ngayon hindi pa rin mapagsaliman ang kanyang halaman. Hanggang ngayon ang mga tao na naghahanap pa rin sa paghahanap buhay nila. Na 6 na buwan na lumipas, ilang pag-aaral at investigasyon na ang isinagawa. Nangangamba ang mga taga-Distrito 7 na hanggang sa kasulukuyan ay wala pa rin silang nakikitang konkretong aksyon mula sa gobyerno na tutugon sa kanilang mga pangamba. Tag-ulan na naman nila, wag naman sanang hintayin na maulit muli ang nakaraang pangyayari upang kagiyat na pansinin ang kanilang mga karaingan. Kasi po malapit ang kasalan, ang inatatakot ko po may lulo at napakikipusapan. Pero yung puyang baha na sinasabi ng matatanda ay napakalaki ng ulo. Hindi po pwede pakipusapan ito sa malandadaan. May hapay kong mamamatay. Mabuti po at hindi ko naman hindi na naging halip lamang ang namatay. E pa paano po ang kagaya namin magsasabi ang inyong ginagawa ay nakakasalang. Ayon naman kay Provincial Legal Officer Attorney Christine Suarez, lahat ng kanilang narinig na reklamo mula sa mga residente ay kanilang idodokumento at ilalahad sa gobernador. Paliwanag pa rin niya sa mga dumalo ang proseso ng 3 sangay ng gobyerno, ang hudikatura, ehekutibo at ang lehislatibo. Paliwanag na to ni Suarez, nasa kamay ngayon ng lehislatibo ang usapin at pagdinig
Dapat lamang nahintayin niya ang resulta nito bago maksyon ang tanggapan ng gobernador. Kasi po, yan ay ang naman sa makakita ng SP dahil recommendation po yan eh. Hindi po natin alam kung ano ang grabe yung recommendations ng DVD. Baka sobrang tiga. Kaya nga po, hinihingi po lang sa kusin at entry at na kayo tinatawag. Ano po? So entry, so ngayon po na buo ang kontento, eh di halinawa po ay matapos na po yung pag-arap. Mababitin po din natin kayo na nag-request muli kayo ng pagkukulo. Ano din? O ano saan? Kung saan, makipag-coordinate na lang po tayo. Tiniyak naman ni PM Elgar sa mga taga-Distrito 7 na haharap sa kanila si Governor Umali. Matapos lamang ang ilang mahalagang lakad dito para sa mga proyektong panlalawigan. Matidaan niya ang damdamin ng gobernador at ito ay ang pakinggan ng karaingan ng mga mamamayan. Sa mga susunod na araw ay itatakda muli ng pamahalaang panlalawigan ang dialogo sa pagitan ng gobernador at mga residente ng Distrito 7. Ito, double branch ito eh. Executive branch, kay Governor, Legislative branch, kay Vice Governor sa Korea Panlalawigan. Pagkahiwalayan, iisang gobyerno pero dalawang saan. May walang manyaga, walang pakialaman, nag-uusap pero hindi pwede magpakialaman. Okay. Sabi ko, hindi ko, walang aksyon na nagawa mula noong matapos ang pagkukulong gawa ng eleksyon. At kami natin din, na dahil na sa eleksyon, makakampan niyo po ngayon ngayon, di ba? Nakampan niyo po na para panalo yung pinalas ay itano. So, kampan niya, ayaw na po yun. Ito yung first meeting after eleksyon. Nasa kanila. Iaayos natin kung sabi ninyo sila sa pagkakayaan. Pakikipag-ugnayan kami sa kanila din pagkatapos nito pakipag-usap. Sa madalawa, at ulat nung sinabi ng ating magandang provincial legal officer, nalagayan ay kakausapin natin si Governor para mag-schedule ng isang kulong sa inyo. Patulad nito sabi niya kanina, pag-aaralan at si Governor ang sasagot kung saan at kailan. Parin ninyo, at hindi ko mapapayag siya na doon sa Santa Clara. Para once and for all, matugunan na yung problema at pakita na din ang personal ni Governor yung sitwasyon sa Santa Clara. Ano ba? Yun. Isa, nasa SP pa yan. Patalawa, tinitiyak ko sa inyo, hindi ito salita ni Governor, kundi aking pagtiyak batay sa damdamin ni Governor na magkausap kami ng isang ako, lulunis ng ako, magkausap kami na handa siyang harapin kayo. Tinatay ang nasa 200 katao ang nagtungo sa Kapitolyo mula sa Distrito 7 na kinabibilangan ng mga barangay ng Arangin, Masagana, Malvar, Mulawin, Aurora, Panikian, Evangelista, Magtibay, Baliti, Paitang, Metolsa at Del Pilar. Samantala, matapos ang konsultasyon dialogo sa bulwagang panlalawigan, sinamantala na ng mga taga-Distrito 7 ang pagkakataon na makausap ang Vice Gobernador sa batasang panlalawigan. Sa muling pagharap ni Vice Governor Yumerlito Dolor sa grupo, una humingi ito ng paumanhin sa pagkakaantala ng pagdinig dahil na rin sa nakalipas na halalan at ang kanyang pag-alis sa bansa ng ilang linggo. Ganun pa man, nangako ang Vice Gobernador na agad na magpapatawag ng ikalawang pagdinig ang Provincial Board at ito nga ay itinakda sa darating na Martes, 21 Hunyo, taong kasalukuyan.
Ayon kay Vice Governor Dulor, bagamat maraming isyu ang dapat linawin at resolbahin, kinakailangan muna anyang matapos ang usapin sa ulat na isinumite ng Task Force Iwas Baha bago tumungo ang investigasyon sa ibang puntos. Tulad ng hiwalay na investigasyon sa operasyon ng Santa Clara Power Corporation na pangunahing inirereklamo ng mga taga-Distrito 7 sa bayan ng Nauhan. Tulad po ng aking sinabi sa inyo noong nagdaang hearing, kakampi niyo po ako basta tama, kakampi po niyo ako para sa tao. Ngayon, ang alam ko po, meron po kayo yatang dialogo ngayon dapat kay Governor. Ano po, pikinawag po yan sa akin ni kasamang Doloy kahapon, ay hindi naman po kaming dalawa makausap tungkol sa lakad niyo ngayong araw. Pero ang sabi ni Kinibaloy sa akin kahapon, total nandito na kayo, dadaan po kayo sa amin. Dahan po at natapos na agad ng maaga ang sesyon ng sanggunian, may hearing po ako sa ngayon. Pero mga kababayan, isa lang po ang aking ihahabilin sa inyo. Kanina po, doon sa sesyon ng sanggunian, inagenda po namin yung results na ibinigay ng Provincial Enro. Hindi namin tinalakay ang laman dahil kami-kami lang ang magkakaharap. Sa Martes po, alauna-imedya ng hapon, may pagdinig ulit na malawakan. Anong ibig sabihin? Doon po iisa-isahin ang laman ng papel na ito na ihaharap sa mamamayan. Kung kaya nga po, kung kayo po ay may pagkakataon, sa Martes, alauna-imedya ng hapon, dyan po gagawin sa loob kung dadating kayo. Kasi ang bilin ko kanina, pag maraming mamamayan ang dadating, sa loob gagawin. At o konti naman doon sa baba para marinig ninyo mismo ang pagpipresenta at makareact tayo, makapagsabi tayo ng panig natin. Dahil ang gusto ko po ay matapos na ito. Kakatapos lang po namin matanggap yung resulta. Kanina lang po na agenda na isama sa sesyon namin. Sa Lunes sa Martes po agad. Ganun kabilis. I-schedule po agad namin kasi kung i-schedule po namin yung week na ito, sasabihin na naman sa atin ng mga konsernadong ahensya, eh meron na kaming schedule, hindi na kami makakarating. O siguro naman wala na silang dahilan para sa isang linggo hindi dumalo. Ganun din po, na-aprobahan na po ng sanggunian panlalawigan ang hiningi kong otoridad para magsampa ng anumang asunto sa mga ahensya ng gobyerno na hindi dadalo sa patawag ng sanggunian panlalawigan tungkol sa baha. Ngunit lilinawin ko po, ang saklaw muna po nung pagdinig sa Martes ay yung kabuuan ng resulta ng Task Force Iwas Baha. Ang gusto ko munang ipokus, ang gusto ko munang puntingnan ay ang issue ng pagbaha natin. Ano po, yun pong aligasyon, kwento at affidavit tungkol sa mina ay sunod na bahagi. Kasi gusto ko tapusin yung iso ng baha at kung meron pa pong mga bagay na nauubol sa usapin, maliban sa baha, isusunod po natin yun. Na po mga kababayan, makakaasa po kayo, pantay po ang pagtingin ng sangguniang panlalawigan sa anumang iso tungkol dito. Ayon naman kay Nick Quevedo, isang residente mula sa barangay Arangin, masaya silang babalik sa kanilang tahanan bitbit ang pag-asa na unti-unti nang nakikita at nararamdaman ng mga opisyales ng lalawigan ng karaingan ng mga taga-Distrito 7. May positibo anyang patutunguhan ang kanilang pakikipaglaban. Lamang, hiling nila huwag sanang patagilin pa ang proseso dahil baka mahuli ang lahat at mauwi sa higit na kapinsalaan kung hindi agad mare-resolba ang kanilang karaingan. Masaya ako na merong nararamdaman na nila. Nagkakaroon na sila ng pakiramdam sa ano yung paggalaw ng mga o ano yung mga hinanakit ng mga tao. Napaka-importante sa mga tao ngayon yung mapakinggan talaga sila. Hindi yung kung sino lang yung namumuno sa amin, kung sino yung kami kumaharap, pero napakahalaga na sila nagiging parte na nitong ano yung ipinaglalaban nila laban sa Santa Clara. Kaya natutuwa naman ako, ganun ang kanilang reaksyon, na merong positibo na pupuntahan. Hindi katulad dati na antayin natin ito, antayin natin yon, na walang malinaw. Ngayon, kung paano, meron ng direction. Yun lang ang kinakatakot ko lang. Eh sana ay huwag nila masyadong patagalin dahil baka mahuli lahat yun. Yun ang pinakamasakit patagalin yun. Mahuli na. Nasira na lahat. Habang maaga pa, umalaw na sila naman sa maaga pa. Bilis-bilisan nila. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik.
Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ayon sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Tuloy-tuloy pa rin ang mga proyektong pangkaunlaran sa bayan ng Nauhan sa ilalim pa rin ng bottom-up budgeting kung saan ay naisakatuparan ngayon ang RCBMS Enumerators Training. 75 participants enumerators ang ngayon ay suma sa ilalim sa 3 araw na pagsasanay. Ang Rapid Community-Based Monitoring System o RCBMS na teknolohiya ay binuo ng NAPC o National Anti-Poverty Commission upang mapabilis ang CBMS na pagpapatupad sa paggamit ng Android device. Ito ay isa sa mga kasangkapan na partikular na binuo upang makatulong sa LGUs sa pagkilala at pagtukoy kung sino at kung saan ang mga mahihirap na nakatayo. Ito ay isang organisadong proseso na ginagamit upang makabuo ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon bilang isang input sa policy making at program target. Ito rin ay nagtataguyod ng evidence-based na paggawa ng patakaran at bigyang kapangyarihan ang nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na komunidad upang lumahok sa proseso. Sa kasalukuyan po ay sinasagawa sa ngayon ang enumerators training para sa rapid community-based monitoring system. So sa bayan ng Nauhan, ito po ay kauna-unahang gagawin yung rapid community-based monitoring system. So dati nang ginawa ang community-based monitoring system, pero ito ay yung paper and pencil na kung saan pag sinama pati natin yung validation ay umaabot talaga ng 1 taon yung encoding umaabot ng 1 taon. Unlike ngayon with the technology, yung RCBMS na kung saan ay ginagamitan natin ng Android phone plus information communication technology plus yung standard CBMS indicators. So tinitingnan natin na talaga mas mabilis at ang mga datos ay maagang magagamit ng mga nasa sa pamahalaang bayan, ng mga nasa iba't ibang ahensya at ng mga mananaliksik na nais gumamit ng nasa ating datos. Ayon kay Municipal Planning and Development Officer Raquel Umali, bawat isang enumerator ay may gamit na Android iPhone. Mayroon 3 module na pagdadaanan ng mga ito. Una, ang enumerators training, data processing at ang evidence-based planning. Nagkakalaga na sa aming proyekto na 2.7 million pesos at inaasahang mabilis na matatapos ito gamit ang makabagong teknolohiya. Ito ang kauna-unahang RCBMS na isinagawa sa bayan ng Nauhan. Bagamat nagsagawa na rin sila noon ng CBMS, inabot ito ng halos 1 taon kasama na encoding ng mga nakalap na datos. Inaasahan ng maraming Nauhenyo na sa pamamagitan ng RCBMS ay higit na magiging madali ang pag-access nila sa mga mahalagang impormasyon at datos para sa mga proyekto at programang pambayan na batayan sa pagsulong nito. Samantala, maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray, nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pag-asa.